Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tampok sa kwento natin ngayon ang mga salitang tayo, kami, kayo, at sila. Bago ako magkwento, kailangan nating malaman ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Mulagat, naghagalpakan, pulutong, si Alma ang malmag na kakaiba. Tuwing sumasapit ang gabi, gumigising ang mga batang malmag upang pumasok sa paaralan. Palundag-lundag sila sa mga sanga ng puno mula sa kani-kanilang tahanan hanggang sa makarating sa silid-aralan. Hindi sila inaantok dahil natutulog sila sa umaga. Mulagat ang napakalalaki nilang mga mata, kaya nakakakita sila sa dilim. Aray ko! Ang daing ni Alma. Naumpog siya sa matigas na kawayan ng lumundag papunta sa kabilang sanga. Hagalpak ng mga kaklase niyang sina Siri at Rita. Ang laki ng kawayan pero hindi mo nakita! Hindi ko kasi napansin dahil madilim. Paliwanag ni Alma. Naiiba si Alma sa karaniwang malmag. Hindi gaya ng kanyang mga kaklase, maliliit ang mga mata ni Alma, kaya hirap siyang makakita sa gabi. Madalas siyang tuksohin dahil sa kakaibang katangian. Inaantok si Alma pagdating sa silid-aralan. Hindi sanay dumilat sa gabi ang maliliit niyang mga mata. Alma, natutulog ka na naman! Sigaw ng gurong si Binibining Arcee. Nakapamewang ito at nakataas ang kilay habang nakatitig sa naghihilik na estudyante. Tawa ng ibang mga bata. Naghagalpakan sila dahil nahulog si Alma nang magising sa sigaw ng guro. Paumanhin po, Binibining Arcee! Sabi ng nahihiyang si Alma. Noong oras na para magmeryenda, sabay-sabay lumabas ang mga bata upang maghanap ng insekto. Matabang kuliglig ang nahuli ko! Pagmamalaki ni Siri. Malaking tipaklong naman ang sa akin! Pagmamayabang ni Rita. Anong nahuli mo, Alma? Nahihirapan akong humanap ng insekto. Sagot ni Alma. Hindi ko makita kung nasaan sila. Ano ka ba naman? Kutya ni Siri. Mabuti pa kami! Ang dami naming pagkain dahil magaling kaming manghuli. Napaluha si Alma sa gutom at sa awa sa sarili. Sana ay naging malaki rin ang mga mata ko gaya ng karaniwang malmag. Nang mag-uumaga na, ay nag-uwian na ang mga bata. Natulog sila agad pagdating sa kani-kanilang tahanan sapagkat hindi komportable ang mga mata nila sa liwanag. Mahimbing silang natulog maliban kay Alma. Dahil maliliit ang mga mata, kaya niyang dumilat kahit maliwanag. Aktibo siya tuwing umaga kung kaya sa oras na iyon siya nag-aaral at naghahanap ng makakain. Habang nagbabasa ng aklat ay may narinig na kakaibang tunog si Alma. Inikot ni Alma ang kanyang ulo upang hanapin kung saan nanggagaling ang kanyang naririnig. Laking gulat niya nang tumambad ang mahabang ahas na mukhang gutom na gutom. Gumagapang ito patungo sa bahay ni Siri at Rita. Walang kamalay-malay ang ibang malmag sa panganib na paparating. Kailangan ko silang iligtas, ang naisip ni Alma. Gigisingin ko sila upang hindi makain ng ahas. Ibinuka ni Alma ang kanyang bibig at gumawa ng maingay at mataas na tono. Sa lakas ng tunog ay isa-isang nagising ang iba pang malmag. Nakita nila si Alma na nakakapit sa sanga habang patuloy na nag-iingay. Nasa panganib tayo! Babala niya. May ahas! Biglang dumilat sa takot ang kaninang inaantok na mga mata ng mga malmag. Huwag kayong mag-alala! Sabi ni Alma. Magtulungan tayo para mapaalis ang ahas! Sinunod si Alma ng mga kasama niya. Sumugod ang pulutong ng malmag papunta sa kalaban at inatake nila ito. Ilang sandali lamang ay umalis rin ang ahas dahil hindi niya kayang sugpuin ang mga malmag. Nagpalakpakan ng lahat sa kanilang tagumpay. Salamat sa pagliligtas mo sa amin!
sabi ni Nasiri at Rita kay Alma. Patawarin mo kami sa panunukso sa iyo. Wala yun, tugon ni Alma. Pinapatawad ko na kayo. Magkakaibigan na tayo mula ngayon. Dahil sa nangyari, ay nagkaroon ng tiwala sa sarili si Alma. Naging masaya na siya sa kanyang maliliit na mga mata. Natuklasan niyang makatutulong sa kapwa ang kakaiba niyang katangian. Bakit palaging tinutukso si Alma ng mga kaklase niya? Ano-ano ang mga bagay na nahihirapang gawin si Alma dahil sa maliliit niyang mga mata? Ano ang nakita ni Alma noong umaga? Ano ang ginawa ni Alma nang makita ang ahas? Sa dulo ng kwento, bakit naging masaya si Alma sa kanyang mga maliliit na mga mata? Kung ikaw si Alma, tutulungan mo ba ang mga taong nanunukso sa iyo? Ipaliwanag ang sagot. Muli nating basahin ang ilan sa mga pangungusap sa kwento. Magtulungan tayo para mapaalis ang ahas. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, sabi ni Nasiri at Rita kay Alma. Patawarin mo kami sa panunukso sa iyo. Biglang dumilat sa takot ang kaninang inaantok na mga mata ng mga malmag. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Alma. Nahihirapan akong humanap ng insekto, sagot ni Alma. Hindi ko makita kung nasaan sila. Basahin natin ang mga salitang may salungguhit. Tayo, kami, kayo, sila. Magbalik-aral tayo. Tuwing kailan ginagamit ang salitang tayo, kami, kayo, at sila. Ang tayo, kami, kayo, at sila ay mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Ginagamit ang tayo bilang kapalit ng ngalan ng nagsasalita, kanyang kasama, at kausap. Ginagamit naman ang kami bilang kapalit ng ngalan ng nagsasalita at ng kanyang kasama. Ginagamit naman ang kayo bilang kapalit ng ngalan ng dalawa o higit pang tao na kausap. Ginagamit naman ang sila bilang kapalit ng ngalan ng dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan. Tingnan natin kung mahahanap pa ninyo sa kwento kung kailan ginamit ang tayo, kami, kayo, at sila. Ikaw, kaya mo bang magbigay ng sarili mong mga pangungusap gamit ang tayo, kami, kayo, at sila?